Guys, mata pabatanan diha kay kami mata pata kay naapata sa atong third game para ani ato ang grand finals between Team Gaming Gladiators and Team Liquid Partner. Okay pabata diha. Okay pataboss, okay pataboss. So as of now 1-1 pa, 1-1 pang score. So grabe tight kini na away. Kay gina both teams by they are doing their best, especially na they're fighting for the championship title din. For that $1 million skills, I'm going back to the draft there, guys. Gaming Gladiators, they have the Underlord. So, gikuha nilang Underlord there. They have the Rubik. Gikuha gyapon po nilang Rubik during the Pita. The Disruptor and the Pox. So, medyo aktibo kayo ang unsa gidere sa Gaming Gladiators karon guys, sa ilang lineup. Meanwhile, sa Team Liquid there, chen gyapon sila. But this time, gipair up nila with the Slark. Nagkuha po sila og Pangolier and they got the Phoenix. So so far I think 50-50 running tawag ani draft aning duha karon. Phoenix dere I think has a free game ata para sa kuha. Wala kayo eh paspas mo hit aside sa kani mga range ng mga heroes dere sa Gaming Gladiator, so it is a good Phoenix game. In terms of saving the egg, napuntay Rolling Thunder, gikan sa itong Pangolier. So, good sara. So, I think ang lacking ka sa Team Liquid is they lacking mid laner or an off lane. Meanwhile, dere sa Gaming Gladiators, obviously, carry ang ilang kulang dere. So, pwede pa atra mag-unsa dere si, tawag ni, Diritso. Og, so, yung possible rin na carry nga, pwede nila i-pick against this Team Liquid lineup. So, well, they ban the TB, tapos atbangon nilang Slark. This could be a possible, Morphling is still available, Morphling and Ursa. I don't really see Diracho with Ursa, because usually he's like the farming guy. So I think understandable pa siguro ang Morphling. But they could still go for the Phantom. No, the Phantom Lancer. Phantom Lancer. So, yeah, Morphling. Morphling or... brother, Morphling, Sven, Napa, Ursa, Napa, Gapon. SF, Sven, Napa, Gapon. Sven is doable. Sven is doable. Especially na... But I think SF, Chada, Dre. Bye. Kaya, kailangan silang magic damage versus Slark, nadaring SF, and of course, Chada kin skills ni SF dra puro ground tanan against Slark. And of course, kailangan po silang heater sa egg. So, SF is also good in hitting the egg. Pero last pick dra para sa Team Liquid, we have the Ricky Marlo. So, ipagawas dra sa Liquid ang ilang Ricky. So, I think this is a Ricky. Oh, galibog ko. Offlane? Okay. I would be surprised if this would be like Nisha, the Nisha Ricky. Ricky offlane nata ni. Ricky offlane nata ni, guys. Tapos, I think that they're gonna be going with the Morphling or Sven, siguro. Okay, so the thing about it, Morphling, mura makasustain siya against ani ng mga kuha ng mga heroes. Morphling. But ang smoke screen ba eh? Sabagay. Smoke screen, plus pwede ka ma-stay put sa smoke screen itong Dapita, pero muerta. Ang effect dress sa Gaming Gladiator. So, first time ta nakakita kay Diracho dre. Muerta dre. So, it is a Ricky offlane nga design mo gamit ng Dapita with Baxis and Phoenix. So, last game, last series na ba nga itong gi-cover, medyo wala na may pulos itong Ricky nga post-4 ni Crit. Yun na. So, medyo wala ka na ito. Kita yung impact as a Ricky nga post-4. So, let's see on this game if ever ang kaling offlane nga Ricky will be viable karon or effective. There is a Team Liquid given nga sinisya karon with here sa Pangolier, one of his, I think, heroes nga maayos siya magamit yun. Actually, maayos siya tanan, pero I think, tawag ni, shine out yun siya ng yung Pangolier. And Mickey, there is yung Slark. So against sa Underlord during the Pita, I think it's very good. So ganahan kasi mangit-kit ra sa atong Underlord guys sa yung atbang. So that's why with Penitence pa jud, di ba? Simple kayo. Simple place lang. Tapos we all know the matchup siguro by Queen and Mickey. Queen and Nisha. So
both heroes, when they reach their power spike level 6, easy rotations lang. And ganahan ko sa lucky shot ni Nisha against Candiracho. If he could time the Pierce the Veil with that lucky shot with the help of his swashbuckle by Diracho, will be having a hard time. Kaya maka-pierce ra pa nagpuan o spell immunity ang swashbuckle. Kaya it's physical. Yan, so, of course, the control pod later sons, ano? Rolling Thunder ano ni Diracho later pag mag-pierce the Veil. Medyo masayang ang duration yung Pierce the Veil because of the Rolling Thunder ano ni Nisha. Pero, kung ano, Muerta, but siguro ni Boss Bay, hadlock ang nakahadlock sa Muertaan is the Gunslinger is kuma-focus lang dito sa egg that's already considered like 2 hits na daan. So, pas-pas kayo mag-break ang egg ani. Kapila na nangyid ko na tagamana, especially sa Tombstone Sandahing. Luigi na ba eh? Shoutout mga idol from Cagayan de Oro City. Oy, what's up, Boss? Slinger is the Boss! What's up, Boss? To, guys, shoutout to Boss Errer o Reveg. What's up, Boss? Okay, shout out to Bossing. Welcome sa atong channel. Don't forget to like and share atong stream din. And of course, kung diyan mo sa YouTube, subscribe na sad mo diyan sa among YouTube channel, guys. And of course, if you are on Facebook, sad guys, don't forget to like and share and type exclamation notify diyan sa atong comment section. To keep updated in our following contents and broadcast ng upcoming, guys. Na tayo double 5 months mocha from both teams, guys. So, aka sa napadulong Zydri, nanadari sa high ground dapit sa triangle during the pita, guys. Gusto ata sila dari kaya Ace, pero Ace is on the northern side during the pita, guys. So, medyo... Pero, una na Stofu dari, oh. He wants to set this small camp siguro para maglisot o kwan, maglisot o pull. Oh, di maka-stack po. Kita na ito ganyan, si Permi is-stack, no? Ang diha nga camp. sa top ug yat pod sa ubos diyan dapita, so nakita tingali nila kanina nga si Gigstack dito si Mickey and paspas pa naka-farm gyud yung Isben ganina oi. All right, so 15 seconds left na lang tanan pa ning kwan ang pag-away sa rune diri dapita, guys. So welcome, guys. Well, this is already game 3, 1-1 ang score, guys. So with this draft, let us know sa comment section kung kinsa ang makadaw para sa inyo kaning game 3. And I think 2-for-2 bounties nagapon na during the pita, guys, for both teams. Inisha dre versus Quinn, Puck and Pangulier. What do you think of this matchup, partner? Mora magyapon ata ba? Like they both can exchange blows in terms of skill and yet physical. Ang naka-disadvantage lang sa Pangulier is medyo ma-zone out siya gamay sa Puck, especially na the Puck is very good in zoning out. The Pangulier na winning ref tapos na pa illusory orb. So, expected na si Nisha will be using the swashbuckle to secure the range creeps. So, ana si Boss John Lee watching gyapon bisag tulog na tanan ka na, Boss! What a supporter! Muni, nagpatulog ata siyang anak ganina. Muni, murag, duda ko. Ay, para tulog yung anak ko. Congrats, Boss. Tulog na yun. Free time na sa daddy. Free time na sa daddy. Daddy time na. Congrats, Boss. Nakatulog ni mong anak, Bossing. Oh, finally. Dota ang tanawon, Boss, ha? Tota dili nang uban dia. Okay, ani uraso kay bagay pa ani uraso kanang kwan dia mo uban butang dia. Asa dapat mo kagkas mga idol asa na lugar? Actually from sa Balay Rami for the meantime kay wala pa na buang bootcamp. So, yeah, we're from home lang sa kanang dili guys. Kabi ni Boss Melo mo ra kwan, wala man sa studio naman ni sa kwan ra at home lang. Mhm. Kwan pa boss ng studio boss pag maka lugar na. Maka lugar lang. And there is a bottom lane, Diracho and Celery Dre with the Muerta and Disruptor. Medyo sakit-sakit ilang nga combo dre ha, compared dre kaya Zai o kaya Boxy. Tapos medyo excited po ko kay Muerta ni Diracho. I want to see unsaon ang pagplay ni Diracho sa kwan, sa Muerta. Because we have seen different playstyles. Pero said sa atong kill lane, bottom lane na rin naka first blood na si Boxy, sayang. Sa mukha ni Phoenix, oy, sakit kaya na siya damage fire early spirits. On. Okay, pag ikaw ka-attack. Pero, Boxy with a hero nga dili kaayo, same kakiat as katong Rubik niya ganina. So he's going with the Disruptor na, kanang Kwandi ay, the Phoenix. Dili kay active kayo ang yung support. Mag-rely pa rin siya level 6 yung gabi. Pero okay, pagkitaw.
Ang kaning ghost day sound sa gen na buff po niya, so more slow. More there slow. Is a ghost, more slow, so mas makaharas dere si Insane niya. And good for opening for kills for BK noon para sa kills. So what Insane niya needs to do lang is just to protect the ghost at all cost. Kay happy tara mo cooldown ng Facebook and na oh my god, be careful of your ghost. Sigurad pang right click. Chat kini nga set sa unsa ko, Chen. Bilang ko ani. Cerebrus nga ano, nga nakakalo din siya. Gabi kay Chicho yan, guys. Si bitaw ba? Pero extra sadly, na, guys. Sadly, di ko Chen player, oh, eh. Ako, guys, gagamit ko na, guys. Akong kamot, di na magkaya. Okay, awesome. Pero shout out sa mga Chen players di, ah. Shout out sa mga Chen players di, ah. Ay, karang grabe by the micro skills. Jesus Christ. Di na ako na magkaya. I'm too old for that shit. During the Pita, Insane niya, Tofu and Ace. Kapang right click na sa atong Chen. Pero wala kay right click na rin si Insane niya. Wala kay kill ka kay tabo sa itong top lane. Meanwhile, on the mid lane, Quinn falling low right now. Nakatay smash buckle ato si Insane niya in a few seconds. Pero washay mana to have the smash buckle. So, Water Rune will spawn on 4 minutes. So, good against Ansa. Restoring your HP and mana rin. Pero hindi siya wala kahuwat. Bounty ang ikuha rin. The Pita, so later on pagwapol sa water, completo Ricardo sa deris niya sa yung HP o mana. Pero top lane, ginahinaya na rin ni Mickey, The Pita, si Ace. Medyo dagan-dagan ang stack din ni Mickey, guys, ha. Okay. Hindi magpumpiyan okay. Si Ace, kaya naapod ang slow dire. Pero the damage from the Fadebook is enough para ma-scare si Mickey dito ng The Pita nga mo. Continue. So, both heroes reside sa liquid sa top lane. So, medyo scary ang ilang HP karon na. Kaya grabe, heavily harassed bisag free kaya ang hinapagka ni Mickey palandana. Pero, dumduma po ng Slurk, ingani na orasa, ingani pang level. It's very squishy good. Asa din mo nung, there is Mindanao boss. Karun pa manggod ko nag-subscribe sa Bisdak Nation. Ah! Kagayan, di oro may boss. Si Dio. Okay, pareharta. Like, ako mismo, nagikos upper balo lang boss. Like, medyo, yeah. Ako, naala ko saan sa boss relocation set. Yes, yes! Leon, lagi ng story lagi. Ikaw gali, Saber Heights, pero... ah, dili, boss. Giyatot. Upper balo lang. Ipapobre ang term. Dili, kimo mo, kimo mo lang term. Oh, Quinn, one more right click. One more right click. Manala siya yung orbit to get away. And Quinn dito, ma-force out siya darig uli sa balay. Walk of shame lang sa... Walk of shame lang sa test. What can you do in 5 minutes? There's no bounty rune, there's no water rune. Wala pa yung power so, rune. So, backline lang sa part. Backline lang sa... Nakalain pa yun, di pa yun sa 6 pa. So, mapugusin ka, balik address yung mga lane. Pat 6 pa ka dihan The Pita. Pero si Nisha, I think, makauna na nag-level 6 during The Pita and pagbalik ni Quinn dari, mahapit na siya ma 6. Pero bottom lane, diretso dari, medyo... Diretso is just right-clicking onto box, eh. Pero... 1/4 HP na bang? Ginapahina dari actually... ni... Diretso dari, pero okay, ang glimpse sa Yura ka. Ay! Excited bang kay ka? Pero kagets ka sa gusto okay, na himo. Okay! Okay, kapaspas ba ano? Kapaspas ba ano? Okay! And a kill dito para kay Meke. Napatay na si Ace. Pero nag-gets ako itong sa bottom lane ha. Na i-glimpse niya diretso. Okay, I think gusto nila burst out ang Phoenix with a dead shot. O glimpse ka damage. Pero sad man. Wala man nila patay. Pero diretso dire. Marag really problema. Pero mid lane dire na ay rotation. From the Rubik, eh, napatay na lang si Nisha dito and Diretso will be alive dire. Pero si Larry, na po dire yung The Pita. 2 versus 2 action dire. Has to glimpse. Sa atong teleportation. Oy, nakita Diretso, si Diretso. One more spirit. Na lang. One more Fire Spirit pag yun. Naigo sa duha. Oh shit, backseat dire guys. Sayang Phoenix. With the accuracy dire sayang Fire Spirits. Sana all, may kay mo kuwan. May kay mo labi yung kuwan Fire Spirits. Ako kay maglisok kung istimit ano o sahe. Ano sa kayawa, haha, taga CD ora magyapon di ay, chada boss, nice ka boss, gikan ni ka, sure ko gikan ni siya sa kwan, ila kuya Nick Tapage. Kay murag bago pa mo siya sa kwan. So welcome sa Bisak Nation, boss Erer. Welcome boss. Oo. Sige tayo mga kaila di boss nga, kapag kita pag Bisayak broadcast ko sa, welcome kayo sila dari boss. Oh, welcome kayo sila dari. Taga CD o giyapon niya, wa. Okay. Pinapita, pero on the top lane is walay mana dari. Okay, walay mana si Ace. Unat lang kayo siya. Unat lang kayo siya, pero free stats para kay Mickey okay. Rin The Pita. Okay. And more okay. And more stats. 16, 17, 18. Gipenitence pag yun. Gipenitence pag yun. Gis, blink pag yun. 21 stacks si Mickey dito. Oh, shit.
60 adi ang nadugang sa ato Slark, guys. Nakapaingon git siyang salamat. Murug nakaigil song dito si Slark, guys. Pero ano, yung lane icon, yung napita niya siya. Gusto oh, nice magic stick. Ni Quinn Draper, now si Box City for the TP. And the Shrush Buckle oy, nara, will hit. Ito si Quinn, and here comes the Rolling Thunder. Chadak yung pwesto na rin niya siya, guys. And oh, patay si Quinn rin, napita. The Sun Ray to have damage and a vision para kay Celery. Pero Celery just too far for another kill. Pero diretso na rin napita. Okay, nice. Ricochet, dito siya, Deadshot, and Derecho will get the kill. Dito kay Boxy, and Killing Spree itong Akila, medyo dako-dako siya. Okay, okay. Wala siya, mana naman si Zai, he should be careful here, ha? And the Deadshot, again, give padulong sa tower. Inside the tower, Zai during the pita, medyo delikado na ba, katay Glimpse, yes, natay Glimpse, and Zai will be just inside the area kung asa makakita. Okay, pero si Nisha agay excited na kayo umama to sa part nanon ko dire part kasi Mickey Nisha actually Mickey's silang duwa ang nirotate rin dapita una lang makita sa Celery during dapita the software will go down pero diretso rin dapita TP out na lang kaya wala na may line daw cancel and safely kauli dire sa diretso and this bottom tower on the side of Gaming Gladiators medyo maharas ni and ma-pressure ni sa Liquid so next rotation para kay Mickey dito. Alright, so transitioning ni Mickey ni item, he's already halfway done na si defusal. So medyo threat ni siya, especially kang Zai, siyang atbang sa lane, and ang mga supports na yung maatbang niya. So they should be careful of this Slark, kay medyo sayo-sayo, pero by ang defusal timing ani. And Boxy din, hapit na mag-level 6 sa iyang Phoenix. So Chadda ka ni guys, itlog-itlog ba? O, hindi siya. So one way para sa team fight pro. Pero agay, naka-ulti pa pita. Ni backing din si Nisha, kiniabot pa din si Boxy din. Uy, Diracho! Pero si Diracho din. Ano, ikipasa ka man? Wala pa siya i-face the bill, ha? Si Diracho din. At si Boxy, wala pa po i-egg during the pita. Here comes the teleportation from the under. But it's too late to apologize. Pero the quell din para kay Nisha. Ga problema sa initial okay. Zone pagtakas and the burst from Puck will kill the Pangolier guys 1 for 1 trade carry pero that 1 for 1 trade is much more worth it may they got Diracho as the carry so it's more worth it karon kay murag mapatay pa data nila si Boxy during the pita si 2 for 1 trade actually during the pita and Tofu karon gina right click ni Zai gusto mo ato bang si Tofu para di ma-effect ang backstab pero okay. Enough damage si Zai para mo kill dito the pita kay Tofu pero natay TP from Diracho during the pita and the glimpse back pero Queen gibalikan na po during the pita Zai on trouble right now low on HP and patay okay, si Zai nice Deadshot para kay Diracho dito to secure the kill and kailangan kitong kill ni Diracho guys para sa iyang muerta ara siya oo kakuya ni kung gikan boss try na ko bistak sa Bistak Nation sige invite na ko makatahiraw ng Guardian Game boss bahala on sa rank boss wow, bahala di mo duto player yawa bahala di mo duto player wagi may pakiyan ng para rank para mo yung rank lagi Buang onsa-onsa mga rank kung casting-casting raman eh. Hindi tampay na tayo mga boss. Pero top lane dari Iberan at si Ace. Pilar na po kang stat yung mamukuha din yung Mickey. Okay. Problema okay. Na si Mickey. Dere sa iyang stats ka pang kawat guys. And Killing Spree na para itong Slark. 3 permanent agi na nakuha. Pero dere sa iyang problema po. Dere sa bottom lane. Dagan magay problema sa kalibutan guys. Para sa ako, I don't think bagay na hero ang Underlord para kang Ace. Kay if you compare iyang Doom compared sa iyang Underlord. Ang Underlord is kind of passive. It's kind of slow. Diligid siya very lihok kay na hero. Unless you have the teleport ka to. Yung Doctor Strange teleport ulti ship. Pero if you compare to his previous games sa yung Doom, mas gakalihok pa yung Doom. He knows right. The Kwan Gyut, like the capabilities. Pero sa Underlord, kay mura gakastale siya. Pero I think ang unsa mangod ang nagipick nilang Underlord direct kay ganan kay Liquid og Underlord man jud so I think counter pick na lang sa so basically murag ilan na lang gitik away na lang. Okay, kung iba nila medyo kalas daw bad so ipick na lang nato kay murag magabit man sa dato ni. Ng dapita gusto nila ata i-apply tong strat nga game pod sa Liquid pero may gaplanuan na dere pero Nisha ang una makita okay na static storm naman on the rivals pero he will be dead duha ka ulti dito para kay Nisha so luoy kasi Nisha dagan kay silence dere sa Gaming Gladiators guys tulo ka silence ang naa sa Gaming Gladiators karon guys. Alright so Boxy already has the level 6 ha so makakita na ito sa first egg. Ani pero the question is, kaasa niya na igamit? Nanipi na din. Nara ang animation boss oh, sa makatipi. Magpaspas og circle tong unsa? Ang gate. Okay, nara ang ipatipi ang mga alipore sa ubos. Oh, so good time, good tower damage ah. Pero meanwhile, dari sa mid lane, guba po nila ang tower. So bottom tower from Nisha again! Nakita na pa dari, pero wala pa yung coil.
Sia Quince, Nisha will be safe for the moment. Pero nakita nila dito si Insane. Yan, nice swashbuckle na kawat rin si Tofu, ha, penitence, with the double damage and the witch blade rin. Pero natin pero si Zion, guys, smoke. Delikado rin si Quinn, guys. Quinn naka-double damage pero makahawa siya sa smoke. Maka-orb out right, ata siya. And dito sa backline mo ay nasaluso. Si Ellery patay. Buto ang bugan rin. Pero naabot si Ace rin dapita. You are surrounded. Goodbye, oh, my brother. Ace will still go down and Nisha nakabawi-bawi sa 2 deaths dito. Double kill para sa itong panggulir. Tapos ang Ricky pagida, I have to be honest, wait lang, nag-diffuse. Oh my God, duha ka-diffuse lang na sa liquid guys. Ricky o ang kuan, si Mikeke, kamulog farm po, diffuse po si Zay. Ay, 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 pag-ibig. Oh my God. O si Nisha po. Nisha si Nisha pag yun. What is wrong with the world? Pulong na ka sa malupoy ka. Lalapod na, bago na po niya nga strut, why mana strut? Oh, grabe Nisha, can you stop giving us these crazy ideas? Tapos nako po, silence din sa kuha sa top lane, pero even the puppy's ultimate for the pit of malice. Agay, Dragon Balls! Dragon Balls, sing, pero able to bounce out, pero ipabalik na ito onto the hands of Quinn. And killing spray, makuha dito ni Quinn from Mickey. Medyo advance kayo mag-isip si Mickey sa yung farm dito, guys. Okay. Lalumra kayo. Long to go, long to go, I have to be honest, long na kayo ito. Pero okay, na, fire spirits! Pero fire spirits, wala man na yung stun boss, wala po na yung slow. Oh, damage yung na-pure atong Phoenix din, Dapita, pero na-disarm na yung slow from the dive there. Pero diretso is fine with the silence ni Dapita, pero na-adre si Tofu, nakakuha shield rune. Lain kay tanawon na itong Rubik, guys. Albino Rubik. Puti-puti. Albino. Oh, murag ikuha na sa Ginoo. Wisdom tooth dere makuha dere ni Insane ya guys. Oh lahat po dere lang wisdom tooth no kung sa ato ang mga tao tang tangon ila kwaon. Importante ni mga wisdom rune guys. Dako ka nag XP mahatag mo guys. Especially sa mga supports in your lanes git na kita. Every 7 minutes sa siya mo spawn ang atong tawag ni wisdom tooth. All right. So nakabael na si Diracho. So next yung list would be the Dragonlance. Bottom lane, Nisha na stop yung Rolling Thunder dito. Uy, guwapo kayo na ito. Ay, 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 pag-ibig Nisha on trouble right now. Falling low, patay si Nisha and Zydrin nag-smokescreen to save himself and bounce out na si Box. Bounce out, okay, gamit teleport. The Glimpse, long range game pabalik na rin and Zay medyo wak na yung madagana. Whoa, na napay Blink Strike from the crib and takes up the trade pwede sa low ground. Oh. Medyo na short lang pero TP out sa wasala vision pero ay, the damage from the orb. Ni Quinn, mo'y makapatay, pero defusal si Zayn na. Alright, alright, alright. So, later on, blink strike ka niya, the smoke screen into defusal. Huwag idagan na ini. And defusal na po si Risha, double defusal na. Actually, ah, triple na di ay kay defusal na po data si, unta diba, Mickey? Oh my God. Everybody so, stop buying defusals. So, wala de, wala de, may disable the risk para sa paka. Sige, hot na lang ba na? Hot na lang, ito rin ba na lang? Dalang pana. Pero diretso, way mana na rin Dapita. With the fast point, pwede sa pat yun dari. Pwede sa pat yun. With the egg, oh, it's enough damage dari. Sunog si Diretso ata. Wow! Solo kill na po. Ganyan sa ginasolo kill ni Boxy, bay. Oh my God, Boxy. You give Boxy a very lingas na hero like the Rubik. Mo, CM to ganyan, CM. CM. Mo play off gabon sa solo kill sa slurk. Kang Diretso oh. Gabon. Pero nanada rin ang smoke screen with a okay. Double defusal na rin Dapita. Giglimps ang isa pero nababilin pa man si Mikey. Ay, Mikey! One more click! Zai, pero Zai, buhay pa Japan and the heals from the sun rin rin para kay Zai. Buhay pa and Mickey is not done yet. Ay! Natapsingan lang si Celere dito guys. Sayang. Right, that was a very good kill, vital kill to because they got Quinn as the puck. So at least madelay niya ang future item sa puck. And then, si Ace dere with the Vanguard Mechans going for the Guardian Greaves. Ang atong Underlord ng Dapita. Meanwhile, Mickey is going for Echo Saber. Ang atong Slurk or BKB. Naranang duwa. Tapos si Diracho ba? Gitagaan na gitsag words para makabulogin siya na oops kung safe ba siya di or daily. Gitagaan na lang gitsag words. Siya boss, para misin mo ako, aga mag-farm mo. Kisa may di masakita ng confidence sa ano, nga. Kinasulok kila post po. Oo. Walain ka na eh. Naro, dagger with the winning rift, pero good heals nga po. Nanata na yung Fiend's Gate dere, pero sa Insignia, gusto mo sulod dito, pero ipabalik siya dering Dapita. Nisha will not connect his swashbuckle dering Dapita, nag-try siya, pop,
sa iyang Rotander pero okay, Zay Rose on to this backline karon is medyo nabalaka na sa iyang HP rin tapita pero Zay mapatay ni Diratso dito sa Picas 1 for 1 trade offlane for offlane pero ang tier 1 tower there is sa Gaming Gladiators gusto nila e-pressure pero wala sila creepas and the glimpse back again insane ikaduhan na niya nakabalik din dapita samo kay mo ba and sila rin sa plan na oo napabay static storm dari pero grabe awkward yung pagka-drop and diracho na clear sa bilan siya rin dapita pero nairoli thunder dari si Zai pwede na kanya kontrolo si diritso ani guys and duration na to sa feasible na Zion the egg well be successfully popping na and Quinn medyo delikado pero naa siya orb to get after the burn damage coming from the fire spirit mabuhit pa mga tumpak able to jump out to a winning rift out rin sa tumpak buhay and buhit pa siya and naka face shift pa siya for the last damage atong fire spirit may gani ooh my god pero advantages to sa strike may dagan kito sa kuha na stats ato especially mga permanent and interesting king item ni Onsa karon boxes ayang phoenix mag-rush siya og hex okay raw para naging sripang dako. Mga bossing idol, balik ron din po na balik sa kukuya ni Tan. Okay, nakuha ka trust up na to sa nako. Ito sa kasado. Sige lang boss, welcome hey, boss, na rin balik pero. Welcome rin ka anytime, dire boss. Actually, suporta ya pandiya sa kuya Nick, boss. Suporta ya pandiya, boss. Ay kuya Nick, kung ganan mo ka. Ay kurat po, ay kurat. Filipino broadcast din dapita, guys. Tanong ang pack dre. Gamay na kito yung HP able to winning rift out pa siya dahil tas naka tanay tawag ng third skill niya. Ito, poof, poof, hindi akong tawag, face ship, oh, boys, poof, ang gagawa sa utok. Mipo, mani na, guys. Ay, kanipuhon naman kayo niyo. Ah, di ko kabalong mipo. I mean, kabalong ko, pero di ko ganan. Pero nakita rin the pita, smoke off this. I think mabuto na rin nakita rin sa top of the pita. Opo, who will be the first target rin the pita? And if sumusunod ko, daligsan. Daligsan na po, balik rin. And gibakingan pa, U-turn pa ni Sinisha karon guys. And ace. Wala man light chance makasulod at least walang ulo na lang nakasulod dito sa Underlord wow, ay pero with this they can take the rush pero di sila gusto pa sila mo kill at rin nagpita Mickey and Boxy lurking onto this bottom side sa jungle sa Gaming Gladiators karon so ibali basic unexpected po ni para sa Gaming Gladiators ah kaya ah dili di bet bot kay papuntagay na di ay ila na ginaapngan and hello Roshan good morning basta sa morning welcome to your new home downtown ni si Roshan guys para morning do ang balay ni Roshan guys dari sa Kauswagan og dara sa Xavier Estates Xavier Estates buntag trabaho man siya guys dari sa siya sa Kauswagan Kauswagan lang sa siya Kauswagan area lang sa tayo downtown lang sa tayo guys alright so Gaming Gladiators they are not aware of this road siguro by Liquid but I think by now they should know pero medyo late kasi sa mapa basta lang may emo eh basta may emo pero so kayo paawayan rin with the egg pa dyan inside the rush pit good luck na lang na yung dapit and the smoke screen nga murag parehara ka dako sa pit delikado kayo guys and automatic smoke Smoke of the City dari gigamit sa Liquid Ring Dapita and asa ka sila padalong the members of Gaming Gladiators karon address sa ilang jungle guys and, ah ilang plano kay kuha nilang tormentor wapas sa kuha to tormentor and Tor. Napa wisdom tut and summon dari okay na to mga wisdom sa lami king XP dari guys kinsa sila pakuha Nisha will get this yes Nisha ah masalo day na sa onsa ay rune mo day na ba oh it's a rune okay Sorry guys. Bahala gi-disarm gya po ng kuha no? Mahapak gya po ng Tormentor? Ah, di ba siya mapak? Return damage yung damage yan. Alright, so Aura. Phoenix ang naikuha no? Kapit na. Kapit ng Hex. Actually, like 3-2 nga gold na lang yung kulang ano yung maka-hex na siya. So, gamay-gamay na lang nga gold ang kailangan sa itong Phoenix Suns ng Dapita para makuha sa siya yung Hex. Extra disable nga kailangan nila para sa pack. Or sa Muerta actually, nga dili maka-pierce the veil. Tapos makontrol din sa panggulir nga Rolling Thunder. Especially si Diraption na wala pa siya siyang point na kailangan pag BKB. Kasi the Muerta needs a lot of item. Pero uy, di drop ang Holy Locket. Hello? You guys? Drop your Holy Locket, guys. Ah, kaya magpalit siya. Namin siya eh, extra slot. Hello? Your Locket. Bro. Sir? 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 Your Locket is at... Sir? Nailibog pong... Cameraman, sir. Ang cameraman ba? Sige, naglingi. Boss,
Eh, mong locket, boss ba? Nagabili na mong locket, boss ba? Ala, basig bago na nga item, boss. Be? Block of cheese. Mong block of cheese, ano naman yate na meron? La, bagger man si insinya tingali, boss. Bagger. Nani ka rin mo po ang item kalit. Nga. Pero gaming po to, 3 months mo po sila. So, pero insinya kay mo nagpalit. Ah, man to na ako gibili ng locket. Pero wala, jap. Oh. Ano ako pa to, tere na pita. Apat to na ako ibutan. Nali mo kawan man si insinya. Highlights ba kayo si insinya karoon nga series siya? Eclipse? The Glimpse back Drake and Mickey, pero... Okay, pero, has the ultimate? Oo, pero I think naka-shadow dance sa Drake and Mickey will be safe. Pakaroon pag gusto na kuwao ng AG si nice Mickey. Sunday, nice Sunday. Able to heal Dere ni Boxe and Daegi. Kumita Dere na pita, medyo delikado si Quinn. Pero wow, jump up, ni Mickey, Dere, ang ato nga, pack disarm. Pero naka-heal si Quinn na, pero wala sila coil and wala na po yung egg. Ano sa everything liquid Dere and gusto sila mo bounce. Pero kanon 4 months mo karon for Gaming Gladiators, guys. Ah, sila, wala yung egg, wala yung shadow dance. Let's a fight and wala pa tay holy locket. Ang chen so, ang chen murag na buang gyud sa pangitaan yang ang locket ba sa amo taraw gyud butang dangnan na magkay ko ang limtanon ba kay niya bungaw bungaw na magkay ko ang pautan nganong gyud drop yawa kung ano gyud drop in the first place yawa okay nakakita jud promise na promise na gyud wala na gyud final anjo in chenya pero natay 4 months mo and the center dere istanan pa sila guys so further delaying their march towards this bottom lane kung asa si Boxing. Gusto mo farm si Boxing, kay hapit na yun kayo yung Hex sa yung Phoenix. Pero kabalo si Boxing, anay tao dari guys. Good information. And 2-8 na rabi yung quarter dari, makapalit na siyang Mystic Stop ni Boxing during the pita. Pero napunit na ba ang Holy Locket? Mga kumpautana. Okay, pabalik na sa yung insane okay. Niya. Wala! Jahapon! Wala pag yahapon! Napulihan, nag-clarity ang yung Holy Locket guys. Pero nasa lang information dere, Zygo, oh. Kuy-ukuy dere kay Ace and Mickey with the jump si pero sa loodapan pero nana dere ang isa pa ka-pounce dere pero Ace okay, dere nice niyambak doon sa backline doon si Zy guys ginabox out niyambak lines dere pero ATTP out and Ace will be safe and wala na sila live makita okay. Aside Celery nga disruptor during the pita and okay na saan kinahatag po kay Mickey which means additional na po nga stats para sa iya. Sige, pakita. Anagit sila, anagit si Despero, boss. Naray mong locket, mapansin na mong locket. Maganay harami dire. Na-despair na si Despair. Kaya huli locket rin, pero Zai with a good info. Uy, sentit. Uy, sentit. Kabala sa lang na-sentit dito. Kinawala ilang observer ward, ha. Pero Tofu, careful ka dito, Dudong. Kaya narabay BKB yung defusal dito si Zai. And going for Shard. Dito si Zai, yung Rick and Barlow. Naping sa pak, Dino. Ano sa kaling Zai? Anong shard? Ano sa kaling shard na yung Ricky karon boss? Katoong smoke na dili kang pagkatabang. Ah, okay. Okay, pero nana dire. Okay, nakabigyan na. Dili ka na pa. Iba, the four step out si Quinn and na safety na. Pero diretso dire. With the pierce the veil. Dire sa front line. Pero na-coil dire si Mickey. Pero Aegis mabihan ni 5 seconds remaining si Aegis. Medyo delikado si Mickey during the pita. Nag-glimpse back pa siya. And na-expired na yung Aegis. Pero good pa man ata siya dire. Aegis expired! Aegis expired! Oo, napapatay. Itlog dire kapita gamitin. Pero silence dire sa back. Here comes the egg. Kansa reinitiation para sa liquid guys gusto sa musukol Mickey going in Celery dere nasa jungle bites guys murag kamatya nun pa pero buhay pagyaman natin si Saptor Zai na itik dere sa atong puno and Zai ang mamatay lang dito with all that skill and back and forth action si Zai rin namatay pero guwapo to na kuwan pag back pero di kasi react this Nisha lagong yes, gipalikan nila with a rolling thunder gibakingan ring Nisha guys diretso na rin sa main dapita and a spot diretso wado yung mana ring dapita pero where's the damage guys pero nanay buyback na rin ay Tofu gusto pa man daw sila mo away and Quinn orb insignia ilang gusto na rin and ilang tirana baka siya start sa tipe pero there's the glimpse from Celery to stop insignia from his TP so 2 heroes are down para sa liquid and 1 hero dito sa Game Gladiators although napabuyback lang dito si Ruby. So kwento ha? Nanapun to. Gwapo tong clash atong Gaming Gladiators ha kay mura na sustain nila. Tungod sa Holy Locket to kay at Holy Locket gaw kakapilin. Gamay kay Holy Locket abilin. Tingala si Jay, nagbug po yun, wala ko Holy Locket to kay. Uy, sa agay, ang Dota, nabug ang Dota po eh. Somebody report this shit. Limtanon, makinin mo insignia, uy. Alright, so ang Slark, Mickey, or pinapugos siya ng gem na lang, ha?
Magood sa kanyang gem with Mickey, magood kay siyempre yung Shadow Dance dari maka-detect og unsa, maka-detect og vision. Kung nabay vision dari or observer words nga katanao sa iya. So muerta dari with a Maelstrom, Jerkin Pike, Nakakrystallis, and a Mage Slayer. So medyo sakit-sakit atong muerta guys. So dapat din na nihulatan sa liquid kay may mo na po nagdibayot si Diracho karon guys. Palit na po niya siyang Divine later on. Ang atong muerta. Pero meanwhile, Quinn, na si Zyder in the pita, mascout niya si Quinn kung asa yung location. And igamit na balik orb and the silence pabitaw. Pero able to jump out kina si first stop during the pita. And na Quinn, nakita giniya nga kailangan niyang first stop dari. And siyempre, value kayo yung pagpalit siyang first stop. Siya di yung na-first stop di ay. Abi so, yung kauban ganina. Nagplano og kuno no. Linkins diretso ang pak. Linkin para sa I don't know that. Penitence siguro fling strike? Or fling strike siguro or hex, more hex, hex, hex. Oh, hex. Murag nakita nata niya kay Boxy nga padulungay og hex si Boxy. So the only disable karon sa liquid medyo ma block pa na sa Linkin pero doable pa gapon na kay dagan sa skills, skills. Dagan kay pang break, blink strike maka break, diffusal maka break, penitence maka break. So dagan sila options diri dapita performance smoke. Gika sa gaming gladiators diri makita ato nila si Mikey. Ah si Mikey diri dapita pero kailangan nila ni Makoid ang makontrol kayo para mapatay na diri. Tuman ko pero ni siya diri. With the roll to ready ka diri ang team Liquid guys pero si Mikey okay, na patungan dito and Mikey mamatay. With the damage dito kay Diracho na patay dito si Mikey diri dapita 50 seconds on the deck and Zylander sa atong high ground. God, Diracho with a double kill. Sa yung muerta. Sayang to ni Boxy Boss kay pagkuan pag static storm kay yung Sunray kay pa forward. Imbis na gahil na nanunta siya kang Mickey unta na nadamay sa static storm na cancel ang Sunray. Grabe na salot. Sabi nagtsada na to sa Team Liquid ba kay ready kasi ni siya dito para mo re-initiate sa iyang Rolling Thunder. Kaso buhay na ba unta to si Mickey? To be honest, buhay na ba unta to siya? Nasa to nga si Mickey kay wala ka Shadow Dance po. So not a smoke there eh. Pa-break ata ni Baxen Caballo sila nga na ini-clear dere sa wave and I'm sure kamo okay. Sa location ni Dapita and Boxy patay po ni. Bye-bye. Phoenix ay mabuhat. Gaming gladiators karon ha. They are now the aggressor. Ani ato nga away karon guys. Meanwhile, Insignia dere is still on the hunt sa iyang holy locket. Still on the hunt for his holy locket and sa atay. I'm retracing my steps. Nangita pa sa One Piece. Nangita pa sa One Piece. Good luck. So diba, nakita mo replay, diba? Itong Sunray palang daan. Nag-move forward yun siya ato. Pero so, nato yung lalakit. Mas dakong hila to kay. Buhay pa unta si Zay. Mao yun. Hi! It's inyo eh. Mag-drop-drop lagi. Actually, naku... Sa kadagan nila ba yun ito? Huwag yun nako ang huli lakit. Pagkatawa na sila ba? Naro! Uy! Nara! Uy! Uy! Nilampi ang narami mo! Dili, makuha man sila kung sa karon. Makuha yun sila ang Tormentor. Kasi nara diya. Chata ni Eclip ba? Chata ni Eclip na kaya bitang i-compile bitaw na kaya bitawong kanang Insignia in search first. Wala nara, nara, nara. Tara ba eh. Tara! Pakita na yun. Tank, 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 yes! Nakita lang yun! Nakita lang yun! Down na ni Gus! Let's go! Ay, si pero si because pa of the hand of the holy locket, Aegis ano lang gaming na dito! Peste! Pero musukol na rin gaming gladiators. Pero liquid, marag dili sa daw. Dili lang sa... Ako sa suggestion ng Tawad Bay is, eto ni Clip Bay, nakaramit ang talang moments na sukat pagka-drop sa Holy Locket tapos i-highlight yun na si Insane niya, nangita siya ng Holy Locket. Antod na, ang cameraman lang mismo nagkuhan. Nagkuhan. Ato yung ipagawas, ganyan yung ipagawas. Ato na ipa-request to Clip Bay. Nice separate cameras ang Holy Locket pero niya. Nakita. Kasi ako mo daw ganyan liquid. Kaya itong na-drop yung Holy Locket, di na ka daw yung liquid yung crush na. Sa karan pila, madawag na ni. Pero ako, greatest question yun, ganun na-drop in the first place ang Holy Locket? In the first place, why would you drop a Holy Locket? And of course, may... kung gito yun, hindi mag-drop. Kapanood ka, asa ni mo, gidrop? Oh, yun! What the fuck? Si Insignia, ito yung interview ko, no? Pero na natin na, nasa live vision, para kay Zai, here comes
the winning rate na for the BKB doon. Pwede siya i-coil dari if ever motipis siya. And wala na siya dari, wala na coil. Dari siya Queen ring the Pita, guys. Alright, so they're gonna go for the Quantor Mentor. Mentor and Insignia. Okay. Kani siya. So, nasa roll up. Roll up will be received by the Pango. Naunsa na may item ni itong team ko ron, Crimson Guard. Daedalus na dito si Muerta. Si Quindre, Legend Sphere, going for the Hex. Ang atong pack during the Pita, guys. And Muerta going for the Moonshard for the extra attack speed nga. Kailangan kayo para sa yung Gunslinger. Since level 20 na siya. So, 20% per chance nga moproc ang iyang Gunslinger during the Pita, guys. So, medyo sakit-sakit agad itong Muerta. Later, actually sakit na po siya, ganiha pa lang, ga-clash sila. So they just need to get a hold of Tiracho lang, ma. So they have the disarm gapon sa Ganisha with his lucky shot. And they have the sight of ice, pero it just comes to question lang in terms of how are they gonna kuha ng approach. So muna nakalisod, they reside sa Liquid, kay sakit na kayo sila. Ang power spike sa Muerta ga sugod na. And Gaming Gladiators thinking kung asa sila mo push karon. Maduduha pa sila, guys. If asa sila mo push and Queen on the top lane, sigarag i-shove ang wave during the Pita while farming this wave para pa sa iyong hex ng the Pita. Pero Mekkay, plano na na diretsyo. Pero able to bounce out rather si Mekkay. Pero Zyder, napilit yung item sa iyong slot. Okay, Morganera na yung defusal BKB. And going for Harpoon si Zay. Oh. So the extra attack speed dito, pero win medyo delikado during the Pita. Gem Drip. Natay smoke screen during the Pita. So no item. Magamit during the Pita. And Gem. Matagak rin. Here comes Anisha. With the Rolling Thunder during the Pita. Ipagintisan. Ito nga 2 ka-hero. Nibating pa during the Pita. 2 supports ka rin. Falling low. Pero diretso. With the double damage. And the pierce the bill. Patay si Anisha dito. While the Rolling Thunder. Double kill na rin. Si Mickey. Meanwhile. 2 supports are down. Para sa Gaming Gladiators. And Mickey. Pawalain na yung BKB, guys. And Mickey, musukol pa ba ka ni ang atong Slurky boy na napatay. Ni Gani Sin niya nagkapatakas pagkapun sa 3 line ba? Luuyan ni Nisha eh, Grolling Thunder ba? Nilabay siya kay Diracho. Nagisip. Oo, tapos wala siya ka-react at to, kailangan siya roll up at to para din siya ma-pierce at to. And Diracho during the Pita, guys. Na smoke na si Queen. Medyo si delikado tayo with the Hex, pero fight. Okay pa man natin si Queen. Medyo tanky atong Slark, pero ay atong Pock ng Pita, pero na-coil. Gusto mo dinig kay Baxter. Buyback na rin si Baxter, guys. Gusto pa sila makapuha eh, pero diretso rin. Kamatya na rin Pita, pero Aegis pa rin si Diretso. That is his first life. Pero the question is, pabuhay pa ba kasi ay kaduha? Pero here comes the Pita, malis ng Pita, pierce the bill. Musidi na, guys, pero napaka siya target. Yes na, Zai falling low. Zai will go down, double kill para kay Diretso rin Pita, pero Mekki. Medyo delikado. Nipilit sa atong static field rin Pita and Senya. Triple kill si Diretso. Oh my god. Where gods man din is Diretso, guys. Muerta, somebody banned the Muerta. Naunsa na mong unsa gani partner, curiosity nawala na. Kaya ka curious ka nga makita nimo kung unsa mo dula si Diretso dere sa yang. Hadlock pare gyapon ni boss. Hadlock man dai ni boss, no? Sayang Muerta. And I like what Celery did na knowing na nasa high ground ang Slark, tapos para ma-work po ng Gunslinger po, tapos makapilis ang piso na din, iagit-git ang Strike po para naging vision ang Muerta. Para magkapagkid siya priority sa Slark. Yan, Barax ka nung ginabirahan na rin nila, guys. 3 heroes dead pa sa Team Liquid. So pwede pa kanila buakon ni nga Barax sa Team Liquid and si Batra na yan after. Uy! O, gitungan ang Dwaga Rock, so badass! Bang! Badass din the Pita. And they're going for the tier 2 tower dari sa mid lane. And Turax at ang gusto dari, knowing Mickey, 15 seconds pa yung slot. And the attack speed from Muerta, the building damage from the Muerta. Pero Pita, bilgi pa doon yung next dari sa ato Muerta, guys. Pero kabat yun, a nice egg. Gikan kay Boxy dari the Pita, walay ka hit. Well protected yung itong dari, pero dari siya. Muerta, balintong 6. Kamatyano na siya, pero Adrian Coyle gamay kay Ace Diretso. Diretso will go down and they successfully kill the Muerta. Pero gusto mo tipid rin si Ace Pin, tipid yun, pero sundan pa ba ka? Sundi Gye And Diretso na to, nice egg
gikan kay bak kuha to pa pistoy sa egg eh. Oo, tapos may gani na ito on the high ground, so people on the lower ground na problema sila ko ops, we cannot climb that because in BK is just waiting onto the stairs, di ba? Maglisod git sila approach ato. Mhm. And grabe dre ang Team Liquid go showing life pagyapon, balag naka nakwala sila rocks during the pita. And again guys, shout out sa atong mga viewers dira karon naga stay up pa and gauban og winner sa Mawa. Pero katanaw gyud sila kanina nang posta magini sila you're the man gini. Mga guys, salamat sa pag-uban sa mga during the pita. Don't forget to like and share among stream during the pita, and if namo sa team YouTube, don't forget to subscribe pod among channel during the pita guys. Salamat kayo and I love you all. Mama mwa. Oy, nice. Po hex dre ang atong Rubik. Oh, so hexes para sa tong support during the pita quiz. Muerta, wala pa din si BKB si Muerta. Oh, so money reason why nagakapanishable siya kay usually the Muertas manggit is if they want to prioritize their damage, yun, usually ulahi ang BKB kay gasaling sila sa Pierce the Veil. Si Zay din naka-harpoon na si Zay. Si ah, Sharo lagi. Sharo ay, din na-harpoon. Harpoon din kang Mickey, kanin kay Zay. Ang sitawa ng item. Tamurag Trident. Disperser. Upgrade sa diffusal. Ah, upgrade sa diffusal. So mas slow na siya. Oh, to the point na lang yun, it will start as normal ang imong slow pa, pero kaka-progress siya, kakahinay mo na siya, second skill sa kotol. As dili bali. As modas ang duration, mas kakahinay ang slow. Okay. Bali. So dari 4 months smoke gikan sa Gaming Gladiators, karon kinsa kailang makita dere. Pwede kan nila burst out actually kung kinsa lang makita with the hex and the static storm dere ni Celery. Pero they could kill Diracho bitaw. He has to buy because he invested all his money for the BKB. Mhm. Pero pagkota na mapatay baka nila si Diracho dere, galisod ng gali, wala BKB. Oh, di ba? So that's the question there. And Team Liquid rega group up na dari on. Pero I like the basher ni Misha. If makapierce the veil bitaw in BKB, you could just easily like swashbuckle and pray for bash. You can easily kite out the Muerta. Radiant are scanning. Okay, harpoon ang Slark. Tapos is going for the nullifier, also one of the good counters for the Muerta. And of course, the unsupport later on, umadak pa nila ng pack, dili siya maka-force staff, dili siya maka-tagger. So, nullifier is a go-to item. And of course, para makakill po ka diretso sa mga support, kaya ningasam ko nila mga force staff, mga glimmers diyan, the pita. So, palungon ta na, silence na yung mga item. And actually, you can combine the nullifier kung walang muerta. Like, if there is a smoke sa Riki, you can just easily like nullifier them inside para sigurado pagid mas dili pagid wala pagid sila mas sigurado gid wala gid sila chance di makatakas. Wag gyud makatabang yun. Oh, and Ace mo dari naka Shiva's guard pero tong underlord guys na. So medyo the tankiness from the underlord na pero 5 man smoke coming from Liquid. They had enough karon nga Permi Gaming Gladiators ang aggressor dari ang gusto sila, sila pa mauna and diretso dire pero naka big address diretso wala pierce the bear pero nice shot dance dire wala may hit dire si diretso on the duration champ pierce the bear pero address in sinya likod pero ni siya pon na call pa dring dapita pero ang pagutana as a follow up dire status storm into to patay si diretso guys patay na nice egg gikan kay boxer and ace. Grabe ka, free hit address mate, pila ka magka-stun niya, nakawat rin sa pita. Wala na kay daganan daw, Lodi Cakes. Grabe ang initiation from Team Liquid, why na nga matay sa ila? Nakapatay pa silang duha, and Roshan will be spawning in 1 minute. 1 minute pa, so I think they should be pushing this na lang. Okay, to make advantage na, uy, the Muerta's dead, wala yung buyback. I don't think they know that they don't, that wala siya yung buyback, pero at least na, they'll try to force it na lang. Tawag lang yung kahit kidretso. Oh. Shadow dance. Napag shadow dance, oh. Distance na lang. Hawa, wala yung na-hit. Oh, tama, positioning pa lang daan. Nisha and Insania, they're staying away from Diracho. And because of that, oh, naka-itlog ba bitaw? G-roll up na yun, no? Talikod na yun. Rolling Thunder ka, lami. Kaya na. It is now the time for Team Liquid. Sila na po yung mapush during the pita. Onto this bottom high ground. Tier 3 tower sa Gaming Gladiators. Without these two heroes karon sa Gaming Gladiators, medyo short nilang damage karon. And defending this. Alright, so with that disperser on hand, pero agoy, wala mo death sa tier 4 dire sa kuha noon, side sa Liquid, pero I think they want this set of rocks good. Ngayon lang gusto. So wala ko palang pressure ko ni Quinn ha. Oh, wala ko sacrifice, pero grabe yung pressure ni Quinn ha. So mag-TPin na siya. Na-erosyan na, na-erosyan. Pwede ba ito rin Team Liquid sa Roshan guys ha.
Pero naana mo yung skill dre ang Gaming Gladiators, guys. Kompletos recados okay, na dre. Gubang tier 4. Okay. Gubang isa ka tier 4 dre, guys. With the catapult, duha mo guni ka buok. Pero Smoke of the Seed karon ang Gaming Gladiators, they are afraid nga maybe pwede mag-rushan dito ng Team Liquid karon. And gusto nila ito ni Anne Quinley with the double damage. Kailangan na mo ato si Kuando, si Mike, because they are approaching bottom lane and the Slark is still defending. Oh, meron si Insignia, ilang makita at tauna rin, no? And Insignia with a TP pero coil to interrupt the channeling dito sa yung TP. And Insignia will go down, pero the rest of Liquid, ha? Nara rin sa... Nara dapat sa Russian, guys, so pwede nila ni i-contest. They can retake. Mm-hmm. So, Nana, Mike, going nilang Sugar Daddy, dre, guys. Gusto silang musukol. The rest of the Liquid right now is just outside. The pit, here comes the smoke, just to delay. Russian, pero long time din susunod na ng pita, pero wala sila nakat. First pounce, second pounce, wala, naigo, pero giglimpse pa dito ng pita. Si Zai? Pero Mike dari sa muhit, pero the PS na dalagikan sa kadiratso, guys. Pero si Diratso naman na nang ibirahan rin dapita. Delikado, pero low in his speed rin si Mike. Kailangan naman mudakan, Joy. Nisha na dakan pa tapin, pero Quinn is there to blink in and to stop Nisha from his retreat. And patay rin si Nisha, guys. 77 minutes into the deck. Ang atong pangulir natin, glimpse back dire para kay Boxy. Make it 3. And a Russian will be secured dari sa Gaming Gladiators. Grabe, murag init, ganyan na away. Gaming Glad, murag sila naman ang gapang kuha sa RS Terea. This is their, kuano, this is the third RS, if I'm correct? Jeez. Uy, tipe sila diretso. Uy. Diretso sila sa ilang wave dereo para paspas ang ilang push and nakaaganim scepter na ang atong Disruptor. So, okay. Sa masulod sa Satic Thunder. Sa masakpan lang. Man, Mickey, wa sila kabalong, anay ags ang Disruptor. So, basin mapakurutan nila and maybe this is it para sa Team Liquid. Walay buyback ang anyone sa Team Liquid karon except Nisha lang, guys. So medyo careful dre dapat ang Team Liquid, guys. Here comes the push. Barracks karon. The bottom lane. Oo, ni buyback to Nisha pero umana ang awa. Wala ka na si Sai. Dapat rin si Saliri, guys. Ang Disruptor lang una na patay. Si Larry mamatay pero instant buyback para sa itong Disruptor. The coil into Mickey. Mickey nakapop si Mickey Bean pero Nisha is onto the backlash. Magsabok-sabok na doon sa Dringdapita pero insane niya. Kamatay na pero diretso. My God, ni Mickey Bean na. He pushed the bell pero ages. Top pero wala na siya yung BKB. Pagbabuhi na siya, giyonahan pa dito si Topo pero diretso. Gibalika na dito. Gusto di ka pansinon, guys. Hali, pansinon ka ng Dringdapita and ace. Karon, low in HP, naka-trickster cloak na, pero naman may vision ring dapita, guys. The stats from the Slark is insane right now. Ano stats? 58 plus 18. Naku mo, di ko mayugmat, 60, 70, 86. Holy macamole. Make it dealing 7.1 damage. What? In that team fight palang daan. Almost half sa damage yung team si Mickey atong away. And look at the total damage, by 424 stats ang 424 base damage na. So it's clearly like more than divine na. And isolate kayo si Diretso dre partner. Tanong si Diretso narito sa taas. Siya ra isa. And because of this, ginatuklog niya. Oh. Ginatuklog ganya na to. Ay, ay, ay. Pero look at the bashes. Oh, the first bash. Hmm. The swashbuckle. And the second bash nila, bang! Wala na yung pros yung PKB ito ba eh? Pero Team Liquid ka rin onto this high ground. Ito ni buyback ang atong Underlord, guys, to defend this mid barracks para sa Gaming Gladiators ka rin. Pero Team Liquid, okay. Nai-egg though. Oo, I think kompleto. Napatay Rolling Thunder dyan eh. So pwede gamitin niya pang pangbugaw dito sa likod, guys. And here comes the Rolling Thunder niya. Gusto rin magsamok-samok sa likod. Push with drop and make it in the dark part. My God, silence at opak. Pero any disable pa ba? Wala na! Able to face ship pa atong pack and make it attack pa the pita and the ratio ni buyback pa nice. Ay, attack pa pa yung si Boxy during the pita and the stolen dive dito si mamatay pod make it and Boxy ang masalasa dito pero make it instant buyback po during the pita. So halaka grabiha dre oy sumbagay or dili sumbagay make it so kulig sumbagay during the pita. And here comes the teleportation. Nanulod ang lima. Gusto ba ito nila humanong
buyback na wala. Buyback ang Phoenix diri guys. So 4 versus 5 ang atong skirmish diri karon. Pero Ricky na hectoring dapita. Pelgado diri. Gusto ko na matalipad balik. Pero 9 nabiling diri. Si Queen nabilin. Pero Eastbrook babiling pa diri. Diracho ni Soko. Libir KB. Libir KB. Wala siya kakahit guys. Wala siya kakahit. My God. Na-expire na. Nabilis diracho diri. Ito ko mag-pain na harpoon siya. Diretso. Ay, ay, wakay pa. 2 minutes para kay diretso ka ron. Pero the fountain, I'm fountain, the ancient ka ng ginabirahan scripts, guys. And the wala. Yawa, yawa. Gusto mo singgit, guys. Gusto mo singgit. Kalimot kong kadlawan na, guys. Sayang nga, tubos. My God, 2 minutes para kay diretso diri. And Team Liquid is doing it. You're now going for this mid lane, guys. And nabilin dito si Insania. I think kaya rin ni Insania, dali. Pang-controlo na rin niya mga bigger creeps, dali. Well played kayang refresher ni Kwan. Ni Kwan ato ni Mickey. Well invested kayo. Pwede rin dapita, Queen. Okay, gusto ato muhuman si Queen. Gusto niya base race? Base race? Emang gusto, oh, Queen? Pero Liquid, what sila kabalong? Gusto mo ato si Queen dito ng dapita. Pero Queen trying to cut the wave. There is a mid lane, guys. Pero Insignia, gapaning kamot, uroy. Ang atong Chen. Gawan on one sila ni Queen dito ng dapita. Gicoil na atong Chen dere. Pero Insignia, they're forcing the fight. They're forcing the fight. Oo, oh, gusto magsumbagay dito ng dapita. Pero Queen, ihawa na dere. Pero grabe, nag-egg na dito ng dapita. And Celebro, kamat ka na na. Wala pa man siya kapatid sa Static Storm, guys. Tabatay sa Celery. Wala eh. Buyback si Celery. 2 heroes are dead. Para sa gaming gladiator. Siya okay, Liquid. Pero gusto mo pause. Oo, niuli sila Zydre. Para mapadipan sa ane dire. And Mickey ka na medyo ka problema. Here comes the charge. Gikan kay Mickey. And bounce out na daw sila. Pero pwede na mabalik dire ang Liquid. If gusto nila guys. Pero napugo sila. Oy. Well played para kay Queen. Nakabalik yun si si Zay o si Nisha ditong dapita. Muna naka-disadvantage rin. Basta if they, if nga lang in favor kayo ng Mega Crips kay the waves. Dali na gid kayo ang waves yun. Wala pugos yun. Pugos yun mo KP anak. So medyo grabe na power spike sa Liquid ha, pero at the same time in danger gapon sila because of their base. Ang bisa oh, pero gagawin baka na rin sa 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 iya, may banana. Ana si Mickey dere. With the save from Topo. Pero ang nadakpan. Lala, nadakpan. Si Tofu to ang na-leash ni Mickey. Pero may gana na itong save from Tofu dito. Na-bail out pa dito itong Underlord, guys. And we are now approaching sa atong 50-minute mark, guys. So, mag-one road to 75 minutes na punta mga sir. Here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go. And tanakuin rin the pita, guys. Gusto nila kuhaan ng Tormentor and the Wisdom Tooth during the pita. Oh, chow, 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 chow. Okay, paspas kayo nag-i-see. Kasi nakakuha. So, yung shard ani is yung Thunderstrike. Mabuff niya siyang kauban, I think. Tapos, mapaspas. Papaspas ang attack speed sa Disruptor. Let's go, gaming. Nakasalalay bahay ko sa inyo. Ay, nice kasi. I-share ang stream sa yan. Nah, nasa na si Boy House in lot, uy. Oh. Nagabuo na ni subdivision ba? Sa una pa na sukat pa DPC din na naging ana ba? Kundo na ni boss, kundo. Kundo na ni pag hindi gusto na ni ba? Yan na naman Oasis ni Adri. Gusto ana siya ba sa mga kundo unit users bitaw nga. Oh, ang makuha ni mong kundo, Liquid ka. Sakto, ah, sige. Ako ang nang kuha na karang third floor ah. Game 1, third floor, oh, room 301. Pero medyo hinahilom kayo. Pusak ani na nga point sa dula bitaw. Medyo kulba na gid ba? Di na ka gusto mag lahi-lahi jud sa imong team. Di na ka gusto mag matugtap diya kay gusto ko makilahi. Wala na. Tapok na rin kay di ka gusto madahilan. Dari nga ngaon sa put crucial kay nga dula. So 5 months mo ka ang gaming glad. 5 months mo ka during the pita pero di gusto mo hawa ang Liquid. Actually gidrawingan nila border. Bawal mo cross dari guys. Ay, diha ratataman. Diha ratataman sa linya. No bawal ID, mo diha, no kay entry. Naiga, naiga pamusil diha guys. Mulaw so. Naiga pamusil diha. No, naro. Naro, naka double pistol ba? So 15 seconds remaining para sa Russian ring dapita guys. Mas spawn na pero ang Liquid re occupied kasi sila. Sa Mega Crips dari guys, sila def actually. A Liquid. Wala kasi sila yun sa. A clear nga paspas para sa Mega Crips. So Russian will be up in 10 seconds ba? Mhm.
6, 5, 4, 3, 2, 1, and Russian will be up. Karong Dapita, and hey, I think muna nanani Ags. Ang nakalain lang kay ang Liquid dilin sa kagawas because the creep wave. Oh, ano dali na diretso yung unsa oi? Ags. Or si Queen ang mukuha ni. Kano kanang parting shot mo tumugawas ang kalag. Masalang parting shot siguro kay if he's given the Ags, he could just easily do that to the slurk. Baka mo rag mag-get out gid dito niya. Pero mabuhat. Ito na to kung siya makuha. Kapag makuha niya yung parting shot. Talawa. Dili siya, dili siya. Kuha, Merta, kuha, Merta. Promise, tsada kayo na, boss. Hindi ka bulo gamit daw siya. Dito siya ka bulo gamit. Ah, dito siya ka bulo gamit. So, gayatan niyo si Underlord. So, kanina yung Finn's Gate na siya. Ito ka ni Pit of Malice. Nairoot lang yung gate dali, guys. So, uy, bata pa si Daniel Dalapo. What's up, boss? Dals! Ang gadlao niya, abade. Mga membro sa gay. Mga gaming glad. Gaming glad. Nagpusta ka niya, boss. Basig natin pang pamahaw niya, boss. Tapos guys, game 3 pa yun guys, ha? So still, this is still like best of 5, 1-1 pa. Oh, best of 10 daw niya na si Boss Alec, boss. I-count sa Muerta Ags. Ay, nara, boss! Ay! Siya, gini, ay. Kitadluan tali siya, kitadluan. Sa'yo na, gamitan, oy! One lang, pusilaran ng slurk! Pusilaran ng slurk! Muerta. Ay, dara, shoutout niya kay Scott Baban. Oy, takias filter. Sa boss. Filter coffee, og sa Golden Blind. Oh, shit. Itong businessman ring Dapita pero diretso dere guys. Going for the refresher orb siya ring Dapita so gamay na lang yung kulang para makakuha siya sa iyang actually makapalit na siya, buyback na lang ata yung gina-farman dere sa iyang Muerta pero double damage niya, spotan dere ni Celery dere sa bottom room pero dual rabang liquid dere guys. So, tapos di mahal rabang recipe raba sa refresher, it's not 1.6 anymore, it's 2,600 na. Pero diretso makakita sa atong double Didi! Damage. Scary, scary, pero na dito yung Liquid Gama ka dito si Larry. Quick kill para sa Disruptor, which is the key target. Oh, para sa Disruptor, diretso yung Gama ka dito sa pen. Agay, sakit kahayo dito si Diretso, pero Nisha was able to swashbuckle away from the damage si Diretso, pero the head is there, the head is there. Pero Diretso dito kapatungan sa iyong apit, mamalis dito ni Ace, pero Diretso, falling low, gawin kay Ace pa yung Diretso, that is his first life karon. And Ace na po dito sa target rin Dapita. 2 heroes raba patay dere pero diretso karon di control dere Nisha, the shadow dance to Bitan! Save Nisha dere Dapita pero naka able to go side kasi diretso guys pero diretso karon kaya nun ata and diretso will be dead few more hits diretso patay pa pero make it boy magamit dere Dapita and buyback dress diretso guys diretso buyback si diretso pero Zai boy mamatay double kill para kay Queen dere grabe na kang play mas konti lang guys pwede kong usok tulon pero na mega creeps dere Dapita, the pressure is real from the mega creeps guys. And gidiganap anan buyback do or die situation. Si Diretso buyback lang si Diretso to all or nothing na. And we are now 55 minutes into the game and it is a 50-50 game yapon for both teams guys ha. Walay labaw dere. Walay labaw dere. Walay labaw tapos mura 50-50 rin yapon siya guys. Ang mo agree yung kuni boss Melo. Kay pareha itong upper bracket finals sa ikas na muna. Pirting to gaya kay Nahuman. Grabe kayong performances sa both teams. Di gips sila basta-basta ra i-surrender ani. Pero agay kasi baka naman sa next turn din Dapita pero una kita stopo drive. Tupo murag mamatay ata dire chopper na dire. Si Zai, medyo delikado na si Zai. Nasa sa drive Dapita pero Zai will be safe karon sa the few more hits ito. Ararai Zai, we both trace natin na coil dire para sa iya. Mamatay ata si Zai. One more hit from the deadshot. Patay dito si Zai. And 2 minutes para sa atong Ricky Marlo pero Nisha radakpan dire karon. My god, nice for Biki Biki pop the gathering Dapita Nisha TP out. Why line cancel. So 4 versus 5 ang atong away dire karon in favor of Gaming Gladiators. 2 minutes pa atong Ricky and unsa on ka ni defend nila kumusta ka na dire ang Gaming Gladiators. My god. Muri nakalisod lagi dahin bay kay with Zygon. They need us they need the smoke kay kokablo lang ka ang rework pala nasa smoke sa Ricky dapo nagay tabang magli walay makatabang sa sulod sa smoke so eh, kumbot na noon sa naka OP ah si diretso buyback diretso diretso buyback diretso pero 5 man smoke for Gaming Gladiators kaya they want to close out this game guys knowing nga walay buyback si Ricky Marlo my god delikado pwede nila pakuratan na nai-hex dere si Rubik guys and diretso going in back to the yung dito dapit
kita. Boxy will be safe for now. Pero ang nasakpan din si Mickey and the Static Star. Mickey, baraka ba tenor? Feel my hero patay si Mickey. Walay pa. 2 minutes into the deck para sa this slot. And it's up to Nisha karon. And the squad para mo deck. Pero Nisha patay pa. And this is it. GG. For Liquid Gaming Gladiators will take game 3. Okay, pinakinakatawa din. And atong score guys, 2-1 in favor of Gaming Gladiators. Woo! So piso na lang ang kailangan sa Gaming Gladiators to take this grand final against Team Liquid. Sus, gabi ka 50-50 nga doon. Labi na kung magkabalo pag 75 minutes guys. Oh my god, wala. So, relax sa mo diha guys ha. Best of 5 niya itong away guys ha. That is still our game 3. Approaching para sa itong game 4. So, 1-2. So, Liquid 1. Oh, isa na lang ang kailangan sa gaming. Isa na lang kailangan sa gaming para mo daog sila. Mo champion sila during Dapita. So, wait your ass off diha sa inyong mga inkuranan or chill sa mga kakuha sa mga snack. Order sa mga sinyong Foodpanda or bibit time sa mo diha. E, mabalik rami para sa itong game 4. So, chill out sa mo dia and we'll be right back.